our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Alam nyo mga kababayan, kaya nila pinipilit kahit ilang beses na nating na-discovery na propaganda nila yan. Siya patuloy na paggawa nila. Ito na yung dahilan mga kababayan, ha? Makinig kayo maigi. Dahil sa paggawa nila ng kung ano-anong mga propaganda. Ang dami na nilang ginawa. Merong kudita. Wala naman sumama. Diba? Nandiyan na nag-rally sila, ha? Wala naman sumama. Diba? Ilang rally yun? 3. Yung isa-isang linggo pa. Walang sumama. Ha? Ano pa? Yung mga paninira nila, binabanatan nila. Sino? Si First Lady, hindi rin umubra. Diba? Ginagawan nila ng issue yung mga alam nila na malalapit sa unang ginang at ang Pangulo, hindi pa rin umuubra. Ang pinaka naging may impact sa tao, yung issue ng pulboron video. Yan. Kaya yan, binabalik nila. Kasi wala eh. Walang umubra doon. Dito na lang tayo. Ha? Sa pulboron video. Mas kinakagat ng taong mga chismoso to eh. Naloko na. Kung meron man, dapat noon pa unang-una pa lang ng kagigilan nila. Ang lalaki ng mga monitor sa stage nila, nung nagra-rally sila, dapat doon pinalabas na nila. So ang gagawin sa inyo mga kababayan, netong mga ito, tulad netong nasa screen. Ha? Ito, tingnan nyo, mata pa lang, hindi nagagawa na mabuti. Pansinin nyo. Ha? So yan yung gagamitin nila. Gawin na naman nating issue, mas okay yung pulboron video eh, di ba? Naloko na. Ngayon, mga kababayan, pansinin nyo naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagsasalita, sa kanyang, alam nyo yun? Ganun ba ang nag-dodroga, mga kababayan? Malayo. Mas mukha pang nag-dodroga si Banat Baydun. Diba? Yung mga kasama ni Banat Bay, pansinin ninyo, sino mukhang nag-dodroga sa kanila? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Naloko na. Mga itsura pa lang eh. Diba? Gusto nilang guluhin ang bansa natin para hindi natin mapagtuunan ng pansin yung matinding gusot dyan sa West Philippine Sea. At nagpapagamit ang ilan nating mga impactong mga kababayan tulad ng mga yan, yung mga vloggers na mga kaibigan natin na yan para magulo ang bansa natin. Dyan sila tuwan-tuwa. Sa ngalan ng salapi! Yan yun mga boss. Listeners at mga viewers, hindi ko po sinasabi na mayroon. Listeners, mga viewers, hindi ko sinasabing meron. Ha? Yun ang sabi nito, ha? Pasok. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulveronic video, sabi niya, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Kita mo, binibigyan daw ng kopya. Ang galing, no? Ang galing. Yung Pangulong Duterte na nga yung nagsabi na wala yan eh. Kung meron yan, dapat noon pa lumabas, kundi ka ba naman tanga eh. Diba? Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. Naku, loaded po yan. Kasi ayaw talaga nila tigilan, ano? Tinuturo naman ngayon yung mga militar. Sige, tuloy. Sabihin, ang militar ang magdedesisyon o okrayin yan ng administrasyon. Sasabihin, yan ay gawa-gawa lamang. Nangyari na yan ganyan kay yung presidente ng Ukraine, no? Si Zelensky. Naghalimbawa pa kay Zelensky. Di ba? Ang galing, no? Ganun talaga. Pagka ikaw ay mahina, umintindi, umunawa, madadala ka. Di ba? Ganyan sila magmanipula. Ang inaakusuhan din, ang pulboronic din. Ang ginawa ni Zelensky, sinabi niya, naku, yung video na yan, hindi yan totoo. Yan ay gawa-gawa lamang para sirain ako.
So, inaasahan ko na ganyan din ang sasabihin. Pinangungunahan na nila yung mangyayari. Ha? Minamind condition ng taong bayan. Siya pwedeng gawin. Pwedeng pang-counter ng administrasyon kung sakali daw na may lumabas. Animal. Ng administrasyon kung lumabas yung pulburonic na yan. Sa batas kasi, meron talagang proseso ng authentication. Mm. Na kinakailangan yung kumuha ng video ay kinakailangan panindigan na siya nga kumuha ng video at yung video na pinakita ay siya dyang video na nakuha niya. Mm. Pero yan po'y sa hukuman. Hindi naman tayo makakarating sa hukuman eh. Itong pulburonic na ito, kung papalabas man, ay para lamang sa taong bayan. Ito, taong bayan maghuhusga. Karamihan, gaya ko, ay... So, dahil taong bayan pala ang huhusga, so pang aano nyo yan? Pang lilito sa taong bayan para ano? Para mawala ng tiwala sa gobyernong ito. Para magkaroon ng pag-agam-agam sa tiwala sa Pangulo. Para magkaroon ng kalituhan na kailangan ay maniwala sa inyo. Para makakuha kayo ng simpatya. Para nang siya ganon, sa darating na halalan, kayo ang maiboto. Yan lang ang inyong, naisin. Ay, maniwala. So pag lumabas ang video na yan, yan ay patunay na abay, merong ang katotohanan yung mga sinasabi ng mga gaya ni Maharlika na alam naman natin na napakalapit kay PBBM bago sila nagkaroon ng falling out. Ay, naloko na. Sabi niya napakalapit daw kay PBBM. Paano mo na lamang malapit? Ha? Eh kung malapit yan, di na pagbigyan yan. Diba? Ah, naloko na. Asyumera lang yun. Alam nyo mga kababayan, eto, ginagamit si Maharlika. Eh ako na nga nagsasabi. Sa harap ng mukha ko, sinabi ni Maharlika na nakita niya na yung video. Tapos, napanood ko siya, sinabi niya, hindi pa pala niya nakikita yung video. Alam nyo, ako, ulitin ko, pag nagsinungaling ang sa akin ang isang tao, yung susunod na sabihin niyan, eh para sa akin kasinungalingan na. Once na sinungaling ang tao, sinungaling na yan. Alam nyo, ganito lang kasimple yan. Kung meron, bakit meron pang ilang deadline na ba yan? Si Maharlika, 2 taon? Nagkaroon pa ng deadline na ganito, ilalabas ko. Nasaan? Hindi na ilabas. So meron na naman silang deadline. Ha? Kailan? June 30? Anong pagkakaiba ng June 30 sa ngayong araw? Sige nga, anong pagkakaiba? Kung hindi, ang pakay nila ay lituhin, linlangin, ha? Utuin ang taong bayan. Abi, wala nang deadline. Ipapakita na agad yan. Diba? Naloko na. Alam mo, masakit yung nangyari sa gaya ni Maharlika kay PBBM. Kasi the closer you are, the more that you know about them. So yung sinasabi niya na pulburon, hindi sila close. Ako na nagsasabi. Maaaring kakilala pero hindi sila close. Naloko na. Oo. Kung yung PBBM, hindi natin madismiss dahil talaga namang sa mulat mula, ang magkasama at magkakampi ay si Maharlika at si PBBM. Hindi din. Oo, hindi din. Mali ka dyan. Mga panahon, ako yung spokesperson, hindi naman talaga malapit sa mga Marcoses, no? Talaga namang never ako naging malapit sa mga Marcoses. Pero noon pa mga panahon na yon, kilala ko si Maharlika. Paano ka naging malapit? Eh, ano ka? Unang-una, balimbing ka. Unang pangalawa, hindi ka pagkakatiwalaan ng mga Marcos. Naloko na. Maharlika, bilang talagang loyalist. Kaya nga ngayon, palay ang birada niya kay PBBM. For the first time, nakita rin niya. At ang sabi din niya, lalabas yan sa takdang panahon. Pero anong ang gagawin ng... May mga takdang-takdang panahon pa kayo nalala. Ngayon, mga kababayan, ano? Ngayon, mga kababayan, siya nga mismo, si Rocky nga mismo, ha, na malapit. Eh, di ba mas close ito kay Digong? Kasi ha, mas close ito kay Digong. Ha? Eh kung meron talaga yan, eh dapat, ikaw may kopya na niyan. Di ba? Ikaw na may kopya niyan. Eh kung meron talaga niyan, pinaghandaan nyo na yan at itinabi nyo na yan dahil mahalaga yan. Dahil sa politika. Gaya na ginawa ni Zelensky. Pasisinungalingan, tapos sabihin altered yan, hindi yan totoo. At habang hindi lumalabas yung tao
na kumuha ng video, hindi dapat. Grabe nila, no? Grabe sila manipula ng isipan ng mga tao. So yung sagot, ha? Inuunahan na nila. Para pwede nang gamitin ng taong bayan, oo nga, no? Siyempre, yung mga tanga tulad ni Banat Bay, bobo yun, di ba? Ay, oo nga! Di ba? Ganun ang sasabihin nun. Oo. Isama mo pa yung mga aso, di ba? May Doberman, merong ano. Ano ba yun? Askal. Di ba? Boy. Di ba? Eh, siyempre, sasabihin ng mga yun, tama, eto nga. Eh, mga bobo nga, eh, di ba? Oo. Siyempre, bobo ka lang ang mga bibig niyan dahil saan? Sa ngalan ng salapi! Diba? Paniwalaan. Kung ako ang PCOO, I will go beyond that. Hahanda talaga ako ng complete defense. Sabihin mo na nga na walang authentication yan. Still, ang hinahanap ng taong bayan ay prueba doon sa napapabalita na pulboronic ang presidente. Paano pa nga nasasabihin prueba? Sige, kahit maglabas kayo, uso na ang AI. Hindi na pala napapanahon. Alam nyo yan na hindi na napapanahon. At pag lumabas yung video na yan, yan talaga ay prueba. Ang kanyang trabaho bilang presidente ay magpatupad ng batas. At kapag siya ay gumagamit ng pulboronic at nagkaroon nga ng ebidensya na siya ay gumagamit ng mga pulboronic, ang ibig sabihin niyan, siya mismo ay lumabas sa batas. Sa batas natin, malabot naman ang puso kung ikaw ay user na nais magbagong buhay. So, pwede naman niyang aminin kung totoo nga na siya ay pulboronic. At kita mo? Pangungunahan mo pa kung ano yung mga dapat na sabihin? Shout out kay Maria Victoria Vasquez. Shout out dyan sa atin sa Japan. Oo. Boss Salex Caner. Oo. Good PM po. Oo. 40UG. Oo. Shout out. Ay, nako. Oo. 15 years na sa IT. Ang dali lang gumawa. Ayan na nga. Napakadali niya. Lalo na uso ngayon. Ang dami ng apps niyan para sa AI. Sasampalin kita ng brat. Gusto niya magbaging buhay. Well, yun, pwede siya pumasok na rito. Pero ano naman ang kinalaman niya sa pagiging presidente? Well, yun nga po, magiging impeachable offense siya, betrayal of public trust. Para siya mapaalis, kinakailangan ma-aprubahan ng articles of impeachment at dapat mapapunta yan sa Senado. Pero sa tingin ko, kung lumabas talaga yung video niya, hindi na sila mag-aantay na magkaroon naman ng impeachment at ngayon pa lang nakakaroon ng presidential insan ng kamera. Siguro, yan ang dahilan kung bakit kahit anong gawin ng presidential insan. Ito na lang ang PBM. Epekto ng pag-uronik, ay gumagawa ka ng mga bisisyo. Nakakawayan mo. Ulit-ulit na yung sinasabi, diba? Paikot-ikot lang. Sasampalin kita ng brat! Minamind condition nila yung mga tao. So anyway, mga boss, paulit-ulit lang yan. Ulitin ko, si Maharlika sinungaling. Ulitin ko rin, sinabi na sa amin yan. Una pa lang, dalawang buwan, pagkapanalo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil malamang ha, na hindi sila napagbigyan sa mga posisyon. Abay nagbalak na sila na mag-ingay. Dahan-dahan yun na pag-iingay. Akala naman ni Maharlika makikisama kami, yung mga kaibigan naming mga vloggers, makikiisa sa kanilang mga panawagan at mga balak. Hindi nila alam, mas matatalino ha, kami sa kanila. Sasampalin kita ng brat! Ay, naloko na. Ay, nako, apo. Anyway, mga boss, wala namang kwenta to. So, yun lang yung sinasabi niyan. Laging sasabihin ito. Balik tayo. Hindi umubra yung pagrarally natin. Walang kwenta, ha? Oo, walang dating sa tao, walang sumama. Oo, di doon na lang tayo. Mas okay pa yung ano eh. Yung pulboron kasi, yung mga tao, biglang ano eh. Di ba? Biglang, galit. Di ba? Oo. Hay nako. Anyway, mga boss, bahala na kayo. Kung may lumabas, titingnan natin. At sigurado ko, mga kababayan, yung ilalabas nila, kung hindi peke, malamang hindi nyo makita yung muka at ituturo kahit, maaari siguro, ilabas nila. Di ba maraming ganyang mga viral, no? Na nagbabiral na kamukha ng artista, tapos sasabihin nila, si ano to, si ganyang artista to, para maging viral, di ba? Para pag-usapan.
Oo, kayo na bahala. Anyway, mga boss, maraming maraming salamat sa inyong pagsama, pagsuporta, walang sawang pakikinig sa ating mumunting channel. Muli, Mike Cervera po, lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!